Magandang araw mga katropa. Ngayon, ito ang aming gagawin. Yamaha NMAX. Bali, maglilinis tayo ng panggilid. So, ito ang umpisa na natin. Bali, ganito ang diskarte namin sa paglilinis. Panoorin nyo na lang mga katropa. I-mute mo naman tayo, diba? Muna, tanggalin mo natin itong cover. Puro Phillips screw yung tornilyo niya. Tanggalin lang natin yung mga nakapaikot na yan. Basta may content. Basta maraming video. Ito alam yung maraming kang video. Ito makikita ko ngayon. Okay na boss, na wala na yung slides mo. Dapat ganun-ganun. Parang kasi yung ingay. So pag natanggal natin siya lahat, tanggalin naman natin yung tornilyo ng air cleaner, yung airbox niya. 10mm yung tornilyo niya. Para mayangat natin ng kaunti, may labas natin yung cover. So yan, pag mayangat natin, natanggalin natin siya. Plastic cover lang ito. Masinsya pa namin yung bracket. Kung ano pala niya, 419. Ay, 419. Sandal natin yung o-ring. Yung manipis. Saka yung kanyang filter. Kita nyo, madumi na siya, oh. Baha. Dami niya alikabok. Pinisan din natin yan mamaya. Tabi natin yung mga hose niya. Next, tanggal naman natin yung pinaka-crankcase na. Puro 8mm na yung tornillo niya nito. Paikot. Natanggal natin lahat, pwede na tanggalin yung kanyang crankcase. So, yan. Medyo dahan-dahan lang tayo kasi meron pong gasket, metal. Sumasabit kasi siya. Tanggalin lang natin yung pagkakasabit ito sa kanyang double pin para hindi rin siya mayupi. Yan yung kanyang metal gasket. Yun. Naiiwan kasi siya dun sa crankcase dahil nakaharang siya sa belt. Luwagan muna natin itong kanyang drive base. Tapos natin drive base. Sunod, luwagan naman natin yung kanyang clutch bell. Bali, ang size ng tornillo niya dito ay 24. So, ayan. Tapos bunutin na natin sila. Yung belt, saka yung torque drive. Ito yung gasket niya. Tapikan muna natin. Tapos tanggalin natin yung kanyang pulley. So yan, yung kanyang bola. So mapansin natin guys, medyo marumi na siya. Dilinisan natin yan. Saka itong mga puli, ang dami na rin yung mga alikabok. Uhugasan na rin namin ito. Bali lahat yan, uhugasan na yan. Pati itong bed, ayan, ang dami na alikabok. Isa yung sakos ng mga dragging niya. Ito yung back plate. Saan natin maghugas. Ang ginagamit pala namin dito sa shop, gasolina.
Pero nasa sa inyo na kung diba, kung mag-DIY lang kayo, sa bahay lang kayo gagawa, pwede naman kayo gumamit ng mga degreaser. O kaya sabon na may tubig, pwede rin yun. So, hugasan lang namin itong hugasan. Para sa kagas lang. Pag gasolina kasi, ano siya, natatanggal kagad yung mga dumi. Yung mga nakadikit na itim-itim, mga mancha niya, tanggal kagad yan. Tapos hahangin na namin para matuyo siya kaagad. Siguradong tanggal yung mga dumi-dumi niya talaga. Pati itong mga clutch belt, nahugasan na rin namin to. Lahat siya. Pali ito guys, actual to sa shop namin mismo ito. Talagang ano, sa customer yung motor. So ganyan lang guys, nahugasan na natin lahat. At ang pyesa niya at itong backplate para malinis talaga lahat. Hugas lang ng hugas ng gas, tapos kung may compressor pwede nyo siyang hanginan para patuyo ka agad. Ngayon kung wala naman, tapos sabon lang yung gagamitin nyo, basahan lang, mas matuyo nyo lang siya, tapos patuyo lang ng tuyong-tuyo bago nyo siya i-assemble ulit. Marami kasi nag-DIY. Matandaan nyo lang naman yung mga pagkakakabit ng pyesa. Kayang-kaya naman yan. Hanginan lang natin guys para mas mabilis matuyo. Pati itong torque drive, nahugasan din namin. Para siguradong malinis lahat. Bali ito kasing motor ni sir, medyo bago pa siya. Kaya hindi pa namin nire-repack yung lalagyan ng grasa yung torque drive. Okay pa naman siya. Pero kung medyo luma na ito, nire-repack rin namin para lagyan siya ng grasa.
Tapos itong crankcase, ganun din guys, hugasan din namin ito. Ayan. Bali, ganun lang, puro brush lang siya. Tapos yung, kung ano man yung gagamitin yung panghugas. Sa aming gasolina, yan pa rin yung gasolina, pa rin yung panghugas namin dyan. Pag-brush lang natin siya sa lahat ng parte para matanggal yung mga dumi niya. Pagkatapos namin hugasan guys, hangin lang ulit. So nakikita nyo na medyo makintab-kintab na siya. Tapos pwede natin lihahin yung kanyang clutch bell. Lihahin ko itong clutch bell sa kanyang clutch timing para ano siya, mas maganda yung kapit. Tapos hahanginan ulit. Bali ganun lang guys. So yan na guys yung natapos linisan. Malinis na siya lahat. Ready to assemble na ito. Nakita nyo naman, malinis na siya. So, assemble na tayo. Unahin natin ikamada yung flyball. So, straight lang naman to. Bali, hindi na siya pinalitan guys ha. Hinugasan lang namin. Straight lang naman ito. Stock din. Diretso kabit lang siya. Natin yung back plate saka yung slide piece. Yan, slide piece yung tawag guys sa ano, yung pinakabit ko na yan. Tapos salpak lang natin. So yun, ganun lang. Next yung bushing, pasok lang din. Tapos salpak na siya. Ito naman tayo, unahin natin lagay yung gasket guys bago yung belt, kasi nasa loob ito eh. Ito lang yung medyo mahirap dito kasi nahuhulog siya. So, salpak lang natin yan. May mga guide naman yan. So, ayan, ganyan ang kabit niya guys. Yung belt pala ng mga Yamaha, meron siyang marking, may arrow. So, sundin lang natin yung arrow. Salpak natin yung torque drive, sabay na yung belt. Pwede natin ibuka yung torque drive para pumasok agad yung belt. Mas madali siyang pagkabit. Next natin yung drive base. Yan, pwede nyo pigain yung belt para pumasok talaga ng gusto yung drive base natin. Tapos lagay natin yung washer. Ayan, tigay natin para pasok na pasok. Kailangan kasi naubas yung spline guys eh, bago natin siya maiturn siya. So ayan, ganyan lang. Next yung belt. Tapos yung kanyang bolt and nut. Okay, kita na natin. 17 pala guys yung nut niya dito sa drive base. Dito naman sa torque drive niya, ang nut niya ay 24mm. Dito sa kanyang clutch bell. So ayan, iaayos lang natin yung gasket para ready na ipasok. Talaga. Nakangihirap na.
So, after nyan guys, ito na tayo. Salpak na natin yung kanyang crankcase. Salpak na siya. Narapat lang natin. Kaya lang may sentro talaga guys eh. Sa kanya dawit pin. Ayan. Tapos tagayot natin yung mga tornillo niya. So yun guys, ganun lang po maglinis ng panggilid. Sana po nakatulong sa inyo yung video ko, lalo na po sa mga newbie. At least nakikita nyo po yung mga parts dyan sa panggilid, kung paano pong ginagawa pagka naglilinis ng mga CBT natin. Sa kapag ka nagda-dragging, pangkarniwan po ganun ang problema, marumi. Kailangan siyang linisan. Ito lang po yung o-ring. Tapos yung filter kanina. Bali, nilinis na namin ito. Tapos yung cover niya ulit. So, yan guys. Alos patapos na tayo. Ito, tornilyo na lang ito lahat. Dapat lang natin siya maigi. So, higpit na lang to guys. Sa mga ibang viewers po na hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe po ako guys. Para po, saka pahit na rin po yung notification bell para po maging updated po kayo sa mga paparating ko pang video. Sa ngayon po, medyo pagpasensyaan nyo na po muna yung mga tutorial ko kasi hindi ko pa po matutukan. Medyo marami pa pong gawa sa shop. So, ayan na siya guys. Start na lang namin ito. Okay na siya. Hirap mo konti. Hirap mo. Marami itang gusto. Siya, mandar na. Papatesting lang natin kay customer. Thank you.